Halos isang taon daw ang ginugol ni Lucky John bago makahanap ng trabaho. Empleyado ngayon sa housekeeping department ng isang hotel si Lucky. Batid daw niya kung gaano kahirap maghanap ng mapapasukan, kaya kinakabahan daw siyang mawalan ng trabaho. Saan ako po kasi ma'am? Ayun po yung pinakadahilan ko para ayoko pong mabakante. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, mahigit kalahating milyong Pinoy ang nawalan ng trabaho noong nakaraang taon. Sa lagay na yan, nasa 5.6% lang ang unemployment rate noong 2017, ayon din sa PSA. Pero ayon sa Ibon Foundation, hindi kabilang dito ang mga itinuturing na discouraged workers o yung mga hindi na naghahanap dahil walang makitang trabaho. Nitong 2017, nakaranas yung Pilipinas ng pinakamalaking pagbagsak sa bilang ng may trabaho since 1997, noong Asia Financial Crisis. Noong 2017, nabawasan ng 663,000 na trabaho sa Pilipinas. So ibig sabihin, yung employed na Pilipino lumit from 41 million to halos 4.3 million na lamang. Sa datos ng POEA, 4,694 na Pinoy ang umalis kada araw mula January hanggang September 2017 para makipagsapalaran sa ibang bansa. Pero sa survey ng online site na jobstreet.com, lumabas na positibo ang mga may-ari ng mga kumpanya na magdadagdag sila ng mga empleyado ngayong taon. Ang mga sinurvey nila, mga kumpanyang gumagamit ng kanilang online site para maghanap ng mga manggagawa. Karamihan dito sa industriya ng BPO, IT at manufacturing. In fact, for this year, there are less companies who are freeze hiring or not hiring at all. Ang 600 namang na-survey na gumagamit ng online site para maghanap ng trabaho, positibo sa kanilang job prospects ngayong taon. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.